Duda ko ba itong si Zian Lim, ngayon pa lang nahinog ang kanyang panahon para magpaliwanag tungkol sa split up nila ni Kim Chu. Oh. Tambala ni Alden Richards at Catherine Bernardo ay talaga namang naku, ang tamis-tamis. Merong sinabi si Alden sa isa niyang panayam na 5 taon kitang hinintay. Oy! Na po kayo mga pinakamamahal naming kachika. Heto na naman po kaming tatlo. Ang ayon sa inyo ay tagapagbigay ng ayuda ng maiinit na chika at kontrobersiya. Tama, Romel? Tama, kaya naman lagi kami nandirito para sa inyo. Yes na yes. Ano kaya masasabi ni Baricuto at Wendell Alvarez? Siyempre, nandito pa rin kami. Umiinit ang panahon, umiinit pa rin ang mga showbiz, intriga at chika at mainit na opinion. Ayun! Naku, nakaswak siya ngayong araw na to. Maiinit na opinion, halakhakan, kompletos rekados po ang ating programa. Siyempre, inyo rin pong programa at ito ang Showbiz Now! Now! Yes! Ang una po namin tatalakayin ay ang sentro ng bagyo ngayon pagdating sa social media. Yes. Duda ko ba itong si Zian Lim, ngayon pa lang nahinog ang kanyang panahon para magpaliwanag tungkol sa split up nila ni Kim Chu. Oo. Oh. Maari na eh. Diba? Kasi nung inaantay natin yung mga bagay-bagay na ginagawa niya ngayon dati. Hindi siya kumikibo. Wala. Eh ngayon na hindi na natin kailangan, saka naman niya ibinibigay. At sabi nga niya, na ano daw eh, parang na-delay yung pagbibigay nila ng official na pahayag ni Kim Chu. Akala daw niya ay tutuparin noong December. Mm-hmm. Eh hindi naman, dahil may press con daw ng Lin Lang. Yes. Oo, so pinawayaan niya yon. At ngayon lamang po siya nagsasabi na hindi totoo, na pinagluto pa niya ng steak si Kim bago siya nagsalita na let's call this off. Correct. Parang ganon. Oh. Wala raw pong katotohanan yon. Absurd daw po yon. Hindi raw po sa kanya nagsimula ang kwento ng paghihiwalay kay Kim daw. Diba? Yun na nga ang iniisip natin. Yung babae, ang tingin natin lahat ay naka-move on na. Mm-hmm. Pero siya pa lang nagsisimulang maglabas ng mga hugot niya. Samantalang pareho naman silang merong nauugnay. Totoo. Sa kanya, may girlfriend na siya. Aminado siya si Iris Lee. Mm-hmm. At si Kim naman ay nalilink kay Paolo Avellino. Pero alam nyo, yung mga kwento ngayon ni, mananatiling kwento lang ni Sian. Mm-hmm. Hindi pa natin naririnig yun namang pahayag ni Kim Chu. So lahat po nang naririnig natin ngayon na sinasabi ni Zian Lim, kwento lang lahat dyan. Wow, ayon tama sa kanya. Eh paano na naman pag dumating ang araw na si Kim naman ang magkikwento? Oh, yun na nga. Doon pa lang mababalanse. Oo, pero diba? Mahaba pa ng tatakboy na ito. Oo, pero alam mo, na-late yung pagpapaliwanag ni Zian Lim. Kaya naman siya po ay pinuputakti talaga ng mga bashing ngayon. Na para bang ang dal-dal mo samantalang yung ex mo, tahimik na tahimik, nagtatawa lang. Dedmatology 101. Oo, diba? Hindi kaya ngayon na niya nag-sinking sa isipan niya? Na, kasi, nawala na pala sila. Nawala na pala silang dalawa ni Kim Chu. Diba? Nakakaloka nga. Ibig sabihin, delayed ano siya? Ibig kong sabihin. Pero, delayed telecaption. Delayed reaction. Pero siguro, nagsasalita na siya dahil sa marami siya nakakatanggap na bashing. Oo. Pangalawa, meron daw po siyang pinagkatiwalaan ng mga itinuring niyang friends, hindi fans. Ipinagkatiwala daw po ang numero ng kanyang ina na ngayon ay nakuha pang mag-traitor sa kanya. Ay? Kaya ang mami niya ay binabash at ang lola niya may death threat. Oh. Masakit yun. Correct. Napakasakit. Kasi kayang tanggapin ng artista ang anumang bashing laban sa kanya. Pero kapag nadadamay na ang pamilya, nagiging sensitibo sila. Ay, totoo. Diba? Kaya hindi naman natin masisisi si Sian Lim na magsalita na ngayon kung ano yung nasa puso niya. Para na siguro marilis din yung sama ng loob niya na kinikimkim na lubayan. Itagal na panahon binabash siya. Pero ito nga po, sabi nga namin, ito ay mananatiling kwento ni Zian Lim kasi wala pa po yung ka-equal na paliwanag naman ni Kim Chu. Correct. Diba? Ito'y ayon sa kanya, ayon sa kanyang pagkakaalam, yung
yung pagkakaalam naman ni Kim Cho, kailangan pa natin pakinggan. So, tignan na ngayon natin. Hindi ba matagal na natin sinasabi sa kanila ni si Yan Lim na dapat magsalita siya kung anong real score na dalawa ni Kim Cho? Ang kaso, kasi ang busy siya daw. Yung daw ang nirekomenda niya kay Kim, mas maganda mag-issue na tayo ng isang official statement na wala na talaga tayo. Parang si Kim yung hindi pumayag, tumagal ng tumagal. Kaya ito pong mga nangyayari kay Zia na to, delayed reaction. Ngayon pa lang in full bloom. Correct. Yung kanyang mga dahilan at katwiran ng hiwalayan nila ni Kim Cho, kaya hindi siya nauunawaan. Dapat magbigay din tayo ng kaunti naman na palugit sa mga ginagawa ni Zian ngayon. Ngayon lang kasi siya nakapagsasalita eh. Oo, tsaka parang feeling niya kasi na parang wala na siyang kakampi. Oo, kalaban na niya ang buong mundo, parang ganon. Ay nako, nakakalungkot ano. Correct. Mahigit na isang dekada tapos nauwi sa hiwalayan at ganito pa po ang mga nangyayari. Marami nagsasalin bayang kwento na hindi natin alam kung ano ba ang totoo. Akala natin na dahil sa hindi nila pagsasalita, matatapos ito ng natural. Tahimik. Pero hindi pala. The more pala nagsalita, ito rin, meron pa rin pala. Kasi walang kibo. Diba? Tahimik. Kala natin, it will die a natural death. Pagkakala natin, tapos na. Yung pala, may karugtong pa. Kantahan mo si Zian at si Kim. Kantahan ko sila. Ako, hindi natin alam kung ano mga nakahanda nitong awitin. Hindi kakantahan ko siya na. Everyone to meant to be. It's very hard, so I'm sorry. It's hard to say I'm sorry. Tama ba ako? Tama. So, ano to, Chicago? Hard to say I'm sorry. Oh, no, tama. Hard to say I'm sorry. Hard to say I'm sorry. Everybody needs a little Everybody needs a little time away. Ayan. Ganon. I heard her say from each other. Sundan mo yung tono namin ni Romel. Parang awa mo na. Even lovers need a holiday far away from each other. Hold me now. Yeah. It's hard to make. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to say. Oh, yan, yan. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise you. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Yun na. Alam mo, ikaw ang pumili ng kanta. Hindi mo alam. Kami ang iyong isinalang. Thank you, Ali. Maraming salamat. Hard to say goodbye. Hard to sing. Hard to say I'm sorry. Ang hirap nga naman, ano, dadalawang salita. I'm sorry. Kasi yan, diba? Yan talaga. Pero napakahirap pakawalan. Totoo. Parang salamat po. Oo. Ang igsi-igsi. Pero yung salamat po, ipinagdadamot pa. Diba? Ay, oo. Sabi nga, ang salamat po, kapag hindi mo itinawid sa dapat mong pasalamatan, parang regalo po yan na binalot mo ng pagkaganda-ganda pero hindi mo ibinigay. Ay, yun yan. Tsaka mahirap kasi magpasalamat pag hindi bukal sa loob mo. Oo, totoo naman yan. Oo nang mahirap. Lalo mag-sorry. Ay, totoo. Kung alam mo na wala akong kasalanan. Ayun. Oo, eto na tayo. Ayan. Ito talaga ay kinakikiligan ng ating mga kababayan. Talagang wala pong pwedeng magsabi na itong tambala ni Alden Richards at Catherine Bernardo ay talaga namang naku, ang tamis-tamis. Umalagwa talaga ang cut din. Iba ang cut din. Sobra po ang dating sa publiko na sapawan ang lahat-lahat. Merong sinabi si Alden sa isa niyang panayam na 5 taon kitang hinintay. Ay. 5 taon kitang hinintay. Nako, sargo na. Oo. Kanika niya, okay, tamo? 5 taon pala. 5 taon ka na palang naghihintay na mag-break ang Katniel. Tapos ngayon, sasabihin mo, 5 taon kitang hinintay. Noong pa pala, may plano ka na talagang umenter. Ay, diba? Hindi po. Ang sinasabi po ni Alden dito ay ang hello, love, goodbye na pagkatapos ng 5 taon ay masusundan ang sequel na hello, love again.
lahat na lang binibigyan ng interpretasyon. Eh, siyempre, hindi diba? Naman natin lahat kaano, kasama sa bangka. Pero napakalalim na, ano, nung tinatakbo ng kanilang relasyon. At kitang-kita na natin na talagang nagkakasundo si Alden at ang pamilya Bernardo. Ay, oo. Diba? Kitang-kita naman tanggap na tanggap. Parang tanggap na tanggap talaga si Alden. Sa lahat ng okasyon ng mga Bernardo, hindi pwedeng hindi imbitado si Alden. Thank you. Diba? Siya pa ang nagtuturong mag-drive kay Catherine sa kanilang subdivision. Ay, tsaka wala tayong naririnig kaya Mami Min na sinasabi. Ano yung dati? Yung kay Tita Min na sinabi kay Catherine? Ay, yung sinabi ni Mami Min. Parang hindi niya alam. Nakulat pa siya. Yung sinabi ni Mami Min kay Catherine na pagsabihan mo ang boyfriend mo. Sabi ni Catherine, pagsabihan mo yung boyfriend mo, medyo mag-ano-ano siya ng kanyang pera. Yung kinikita. Oo, yung kinikita niya. Kasi alam mo naman, ang pamilya niya nakaatang na sa kanya. Sa kanya, umaasa. Umaasa. Turuan mo na mag-ipon at ingatan ang kinikita. Tama. Ang ngayon kay Alden, hindi po pwedeng sabihin ng kahit sino yan. Ay, hindi. Dahil si Alden Richards po, inuna po ang pagtataguyod ng mga negosyo. Ang mga kapatid niya ay kasama niya sa pagnenegosyo, pati ang daddy niya. Mm. Kaya hindi po natin po pwedeng sabihin na siya ang haligi na kinakapitan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Tama. Diba? Iwas problema. Iwas problema talaga yan pag ganyan mga sitwasyon. Totoo yan. So ano sa palagay mo? Si Tita Min hindi magsasalita kay Catherine ng hindi. Hindi siya magsasalita kasi nakikita niya naman si Alden. Si Alden Richard na talagang hindi man ibig sabihin na mayaman po. Pasinop siya. Yes. At alam niya talaga kung saan gagastusin ang pera. Ang kanyang pinaghihirapan. Okay. Dapat ganun talaga. Kita mo si Catherine, di ba? Lahat ng pinuntahan ng kanyang pinaghirapan kasama ang pamilya. Napakagandang ehemplo, 'di ba? Ganun din kay Alden, 'di ba? Si Alden talaga no, nauna yung pagkanegosyante. Kasi pinahalagahan niya talaga yung unang-unang kita niya, pinahalagahan niya na. Kasi yung pinanggalingan niya. Ay, may kwento ako. Siyempre, video tayo, di ba? Siyempre, nung nasa Laguna pa si Alden, video siya. Alam mo ba, pagka nagwe-withdraw siya o magdideposito, mauupo siya, hinihintay niya na tawagin ang kanyang pangalan. Hindi siya nagpupunta doon para makipagsingitan porque Alden Richard siya. Magpapauna siya. Kaya purin-puri siya ng mga video staff. Dapat ganun. Bait talaga ito si Alden eh. Kaya deserve niya talaga. Kung ano yung tinatamasan niya ngayon, paghirapan. At kapag may panahon, di ba, kahit yung kaibigan mo na may furniture store, dinadalaw niya. Hindi siya nagsusunog ng tulay. Napakaganda. Di ba? Pag meron siyang sapat na panahon, pumupunta siya sa mga dati niyang kaibigan, kaklase, nangungumusta siya. Oo. Yan ang diba? Tumutulong pa siya. Oo. Sinasabi nga doon, ay, Alvin, ba't nandito? Tutulong muna ako dito magtitinda tayo ng ano, furniture. Ganun siya. Kaya purin-puri siya talaga eh. Napakabait. Hindi kakamali si Catherine Bernardo kapag pinili niya talaga si Alden Richards. Ito na yun. Sana talaga. Sabi ni Alden, what you see is what you get. Kung ano nakikita natin, yun na yun. Yun na yun. Kaya wag natin dautin. Yun na yun. Diba? Sabi niya, as much as possible, gusto ko po privado. Ang kung ano man tungkol sa amin ni Catherine. Diba? Kaya yung 5 taon kitang hinintay, hindi po tungkol ito sa ligawan. Hindi po ito tungkol sa relasyon. Kundi sa pelikulang Hello, Love, Goodbye na after 5 years, saka nagkaroon ng kulminasyon para sa sequel. Yun yung 5 taon. Kailangan ipaliwanag natin yan eh. Marami po kasi sa mga Catmiel fans na sobrang makapandaot. Sobrang nilang lait-laitin si Alden. Parang diba? Pinasabi nila na hinihintay mo na mag-exit yung isa bago ka mag-enter. Para bang inabangan niya. Diba? Parang sumatotal, parang tuwang-tuwa siya, nagkahiwalay kasi nabigyan siya ng pagkakataon. Na para bang gagamitin lang niya si Catherine na para siyang oportunista, yun ang tawag nila. Hello! Hello naman! Diba? Magka-level lang to. Hello! Diba? Alden yun, no? Hello, love! Again! Huwag naman! Huwag niyo namang maliitin ng taong nagsisikap. True. Diba naman? At nagpapakatotoo. Ayan, ano ang kanta para sa kanila? Ay, Alden at Catherine. Siyempre kakantaan ko sila ng when you're down and troubled and you need someone a helping hand. Yun. You got a friend. You got a friend.
by Carol King. Ayan. When you're done. And down! Down. Ano ba ang linaw o D-O-W-N? When you're down and troubled and you need an helping hand. Bali agad, tayong dalawa. Kami muna. Yeah. When you're down and troubled and you need a helping hand. You just call out my name and you know wherever I am. I'll come running. Oh yeah, baby. Meron pa siyang ad-lib na ganun. Oh, ad-lib ba? To see you again. Winter, spring, summer, or fall. Ayan na. Okay. Oh, sige. All you got to do is over and I'll okay be na there. You yes, I will. You got a friend. Friend pa lang, ano? Pero yun na yun. At eto po, hindi na namin kailangan pang sumigaw o bumulong o tumawag. Andito na po silang lahat para sa SNN. Tito Manny Garcia and Tita Norski, sa lahat po ng suportang buong-buo niyong ibinibigay sa amin, maraming salamat po. At eto na siya, Boyce Caragay. Marito Promotion Espiritu. Tita Julie Paras nating mahal. Jojo and Leslie Grace at Bingkula and Mama Noemi. Tito Abel at Tita Nini Ola Landay. Freely and Laramay Abrigo. Eddie Liptada. Dribble and Mama Lota, salamat po. Shuni Sebastian. Eto, belated happy birthday kay Daddy Dan Clarasillas. And Mama Sel, hello po. Dan, sa lahat ng suporta, maraming salamat. James Vincent Tabarete and Mama Da. Of course naman. Derek Ranig Zamora. John Anting Bautista Selverio. Randy Balaguer, Mark Valencia at mahigpit na yakap po ng pagmamahal kay Mama Lydia natin. Okay. Salty Aquino. Ay, ang may talaga naman. Pinatuloy tayo sa kanilang maraming tahanan ni Tessa. Nagandang-ganda ang mga televiewers, SNNers. Salamat, Salty Aquino. Toby Murabi and Mama Ana. Ato and Lira Salazar ng New Jersey, ang mga pinsan ko. Maraming salamat sa inyo. At ang dalawa natin, Ninang Tita Flor Estrada at Ninang Litlit Kukabo. At syempre, ang reyna at rampador ng Sydney, Australia, Miss Catherine Amos. Tito Jerry and Kenzo Bongbong. And of course, hindi pwedeng kalimutan. Syempre, and the most generous. At ang Ninang of all time, Dunya Lili Chua. Yes! Maraming salamat. Tito Henry and Tita Lily Chua. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? So, eto na nga ang ating bite item for today's video. Perfect tayo ha, in fairness. Oo nga. Eto na ang ating bite item na kung saan ang bibida ay isang main personality. Oh. Kilala. Kilala. Pero parang ngayon, nawawala na ang pagkakilala. Ay, medyo pababa. Bumaba. Sayang. Pero siguro sana makabawi, pero ganito pala. Sana. Ito na. Nag-uugat na naman ito sa kanyang mga nakaraan. Uy. Bali. Oo, sa kanyang nakaraan. At ngayon, ay ito na, pinagdurusahan niya na. Ito na. Nabubuhay ang mga kwento. Nabubuhay ang mga kwento dahil sa hindi na nakikita kung ano na nangyari sa kanya. Ito na yung mga ginawa niya na akala natin na hindi malalaman natin lahat. So, lumalabas ngayon yung kasi naman, kasi naman. Ito na yung kasi naman, ayan tuloy. Ayun, di ba? Kasi naman, ayan tuloy. Kasi pala ito dati talaga, nung magkasama pa rin pala sila dati ng dati niyang club team. At girlfriend. At girlfriend. Di ba sa taping, magkahiwalay naman pala yan. Ang dressing room. Ang dressing room. Ito si lalaki pala, ganito ang siste. Pagpupunta sa dressing room niya at magbabay isang bantay, magpapabantay sa pintuan so wala makakapasok kahit sino. Tama. Magbabantay dito so may timbre agad. Ang ginagawa nitong si lalaki, sabi magpapahinga raw ah. Papahinga daw. Pero hindi naman pala. Ano ginagawa? Naku, eto na. Iyan din sinasabi natin na lumabas na. Na hindi nagpapahinga, may ka-FaceTime. Ka-FaceTime sa kanyang telepono. Uy. Kaya pala, naisip-isip nila,
kung ikaw magpapahinga ka, bakit ka magpapabantay pa? Oo. Alam mo naman nila pag napapahinga, hindi ka abalahin. Oo. Yun pala, syempre, nga naman, baka pumasok ang girlfriend bigla-bigla, yun yung iniiwasan. Na actually, hindi naman talaga nahuli. Pala, no? Ay, oo. Ganun pala. Para hindi siya mahuli. Hindi nga nahuli ng girlfriend niya, pero lumabas naman ang mga kwento. Dahil kapag ka daw pinalalabas na. Ay, dahil eto to si lalaki, kapag matagal na siya nagtitelepono, syempre, tatawagin na para take na. Galit ito si lalaki, parang nabitin pa sa pakikipag-usap dun sa kakusap niya. Nabitin pa sa pagtulog. Tapos pag ganyan, gaganyan-ganyan pa daw. Pakamot-kamot. Ugali niya yun. Ugali niya yung kakamutin yung ulo na papadyak-padyak pa. Oo, et nakita na natin yan, mga gesture niya pag nilagpa-picture, di ba? At saka may nagpapabate. Kaya sasabihin ng girl, let's do this na. Short lang naman. Totoo. Ay. Ayan. Eh, kasi nga, ayan na ang mga pinagagawa. Ito na yung bunga. Lumalabas na talaga. True. Ang mga kasinaman. Mm-hmm. Ikaw, may ideya ka ba kung sino yung BI niya? Ay, parang... Ito ba yung guwapo? Matangkad? Of course. Na matangkad. Oh, guwapo. Mula sa pamilya ng mga artista. Lahat ata ng magbigay ka nga ng clue. Ang kanila, di ba? Puro artista. Magbigay nga ng clue. Mula sa pinsan, mula sa ano, puro ano eh, di ba? Clue. Pero meron din ditong ano Ikaw magbibigay ah, sa'yo yan eh. Meron din ito siya, di ba, yung magaling sa ano, referee. Ang apelyedo niya. Di ba, referee sa boxing. Ang tagal-tagal na naman niya. No. Napakalumang tao mo naman. Ay, ganyan. Yung napapanahon naman. Sinabi mo sana, may senador. Ay, oo, may senador na ano. Tapos, may singer. May singer. May actor. Ayun, kumpleto talaga lahat siya. May host. Ay, oo. Ito naman, ano pa nito, boxing. Diba? In this corner. In this corner, wearing... Weighing. Wearing... Hindi wearing black shirt with a... Ano to, modeling? Okay, so yung clue mo naman. Ang clue ko, nako, inahanap natin siya. Ayan. At mukhang nagdaramdam na siya, hindi niya alam ang gagawin niya dahil lumabas na ang love team na iniiwasan niya. Tapos lumalabas ngayon na yung babae pala talaga ang kanyang buhay. Ay, oo. Pinanghahawakan. Correct. Yung love team. Totoo. Diba? Talagang yun talaga ang driver, ika nga, yung babae. Nako, siya pala ang nagdadala. Sayang, kasi meron ng ibang nagdadrive dun sa babae. Nagtuturong magdrive. Ay! Totoo! At ito kasi, sandamakmak kasi yung mga nalilingke. Ay, oo na. Nung maantog yung girl, diretso, umalis na. At saka nung umalis yung girl, naglalabasan na kahit hindi alam ng girl, eto malalaman niya. Ah, ayun. Kaya pala. Kasi naman. Ayun na, nako Tito Manny Garcia at mga kapwa SNNers, meron pa bang iba? Siyempre kilala nyo na kung sino siya. Hindi na po kayo mauupo sa row 4 na katabi ang mabahong basurahan at walang... Ventilador! Yun! Ano ang dapat gawin? Ito na nga ang dapat nyo gawin. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romeo Chica Vlogs. At siyempre... lagi nating kumustahin at sabihan ng ating sinserong pagmamahal si Direk Beverly Verhel ng Toronto, Canada. Mag-iingat ka palagi, hello, anak. Okay. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi ihit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng GCNN. At ang lagi kong sinasabi sa inyo, samahan nyo ako sa... Please, don't skip. At suportahan niyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Hindi ka nag-i-skip talaga? Hindi ako nag-i-skip. Mamatay? Kahit kay Romel? Hindi ko siya. Ito po muli ang aming mula sa pusong pasasalamat sa malayuan at malapitan po ninyong pagsuporta sa ating programa. Hanggang sa susunod, syempre ito pa rin po ang inyong programa at aming programa. Di ba naman, Romel at Rentel? Yes. At ito po ang Showbiz Now! Now! Hard for me to say I'm sorry. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is kind to me.